Isang masaya at magandang buhay sa inyong lahat, mga bata! Kumusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan kasama ang inyong mga pamilya. Ako ulit si Teacher Aiza at narito ako upang turuan kayo ng isang panibagong aralin sa Filipino. Handa ka na ba? Kung handa ka na, samahan mo ako sa isang panibagong paglalayag ng kaalaman at upang matutunan ang panibagong aralin. Ngayong araw, ating tatalakayin kung paano ba nagagamit ang pangalan at panghalip sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa ating kapwa. At upang tulungan tayo sa araw na ito, sasamahan tayo ng magkakaibigang Golding, Patring at Ningning. Handa ka na ba? Kung handa ka na, tara, samahan mo ako at ating tuklasin ang kanilang masayang pagkakaibigan. Bago tayo pumalaot at sumisid sa ilalim ng dagat upang makilala ang mga bago nating kaibigan sa araw na ito, atin munang balikan. Ano nga ba ang pangalan at ano ang panghalip? Natatandaan mo pa ba? Magaling! Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na kung saan ito ay ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar at pangyayari. Ito ay nakikita natin saan man tayo tumingin sa ating paligid. Magaling! Ano naman ang panghalip? Natatandaan mo pa ba kung ano ang panghalip? Mahusay! Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na humahalili sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar at mga pangyayari. Ginagamit natin ito upang hindi maging paulit-ulit ang pagbanggit natin sa isang pangalan. Napakahusay mo! Ngayon, handa ka na upang kilalanin ang ating mga bagong kaibigan sa araw na ito. Ngunit, habang nakikinig at nanonood sa kanilang kwento, ay may nais akong ipagawa sa inyo. Bigyang pansin ang mga pangalan at mga panghalip na gagamitin sa kwento na ating matutunghayan sa araw na ito. Alam kong kayang-kaya mo itong gawin. Handa ka na ba? Kung handa ka na, samahan mo ako at tayo sumisid sa ilalim ng dagat upang kilalanin ang mga bago nating kaibigan sa araw na ito. Si Golding, Patring, Ningning, at ang Pating. Isang araw, masayang lumalangoy sa dagat ang magkakaibigang Golding, Patring, at Ningning. Napakasaya talagang mamasyal, lalo na at napakalinis ng tubig. Maglaro tayo, Patring at Ningning. Yaya ni Golding sa mga kaibigan. Oo nga, Golding! Napakaganda ng araw ngayon upang maglaro! Sabi naman ni Ningning. Ngunit si Patring ay tila nag-aalala. Natatakot ako! Baka biglang may lumitaw na pating sa paligid! Nangangambang sabi ni Patring sa mga kaibigan. Huwag kang mag-alala, Patring! Doon lang tayo maglalaro sa ating bahay. Bili ng ating mga nanay na huwag tayong lumayo kung tayo ay maglalaro. Paniniguro ni Golding sa kaibigan. Tara, tayo nang maglaro. Ang yaya naman ni Ningning. Habang naglalaro ang magkakaibigan, ay may isang pating na sikretong nakatingin sa mga magkakaibigan. Tila ba napakasarap nila ang gawing pananghalian? Tamang-tama, gutom na ako! Ang sabi ni Pating habang tinitingnan ang magkakaibigan na naglalaro. Masayang naglalaro ang magkakaibigan nang biglang lumitaw si Pating sa kanilang harapan. Labis na pagkatakot ang naramdaman ng magkakaibigan nang makita si Pating.
tanong ni Ningning sa mga kaibigan. Pakiusapan natin si Pating na huwag tayong kainin. Baka sakaling maawa siya sa atin. Napagdesisyon na ng tatlo na harapin ang magkakasama si Pating. Pating, maawa ka sa amin. Huwag mo kaming kainin. Pakiusap ni Golding kay Pating. Ngunit ako'y gutom na, ang sabi ni Pating. Malulungkot ang aming mga magulang kapag kinain mo kami. Alam namin na mabait ka sa kabila ng nakakatakot mong itsura. Maawa ka sa amin. Pakiusap ni Ningning. Nahabag si Pating sa magkakaibigan at naisip niya rin ang kanyang ina habang nagmamakaawa ang magkakaibigan. Sige, tulungan niyo na lang akong humanap ng mga halamang dagat upang maging pananghalian ko. Ang desisyon ni Pating. Tuwang-tuwa ang magkakaibigan nang marinig nila ito mula kay Pating. Oo, Pating! Tutulungan ka namin! Ang masayang tugon ni Ningning. Ang totoo, kayo lang ang nagsabi sa akin na ako ay mabuti at mabait. Lahat sila ay natatakot pag ako ay dumarating. Paliwanag ni Pating. Kaibigong Pating, naniniwala kami na ang lahat ay may taglay na kabaitan sa kanilang sarili, kahit ano pa sila. Tinuro sa amin ng aming mga nanay na huwag pagbatayan ang panlabas na itsura at husgahan agad ang kapwa batay lamang sa kanilang panlabas na itsura, lalo na kung hindi pa namin sila lubos na kilala. Maraming salamat kung gayon! Maari ko ba kayo maging kaibigan? Ang sabi ni Pating sa magkakaibigan. Oo naman! Ang sagot ni Pating. Mula noon, magkakasama ng mamasyal at lumangoy sina Pating, Golding, Ningning at ang Pating. Nagustuhan mo ba ang kwento natin sa araw na ito? Maraming salamat kung gayon. Ngayon, atin ang tingnan at balikan ano-ano ang mga pangalan na iyong nailista mula sa kwento natin sa araw na ito. Ilan ang nailista mo? Ilan naman ang mga pangalip na iyong napakinggan sa kwento natin sa araw na ito? Pwede mo bang isa-isahin ang mga pangalip na ginamit sa kwentong ito? Katangi-tangi ka, napakahusay mong mag-aaral. At dahil dyan, binabati kita dahil naging matagumpay ang iyong pag-aaral sa araw na ito. Ako ay natutuwa dahil ikaw ay may natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli mga bata, muli maraming salamat sa iyong pagtutok sa ating aralin sa araw na ito. Ako si Teacher Isa at masaya akong makasama kayo sa araw na ito. Paalam!